Gaming has been a big part of my life. Yes, ever since bata pa ako, gaming ang nasa isipan ko. Video games, what can I say? It's my life. It's one of the things that makes me happy. Yung ganun, nakalaking satisfaction sa buhay ko. Laki. Besides my family, my wife, my kids, basically it's part of my life. That's who I am. Essentially, that's what makes me. Family computer, Sega Genesis, SNES, PlayStation, PlayStation 2, Dreamcast, PlayStation 3, what else? Xbox 360, Wii, konti, naglaro ako konti, and PlayStation 4, and syempre lately itong yan, Nintendo Switch, yan ang latest console ko. Naglalaro din po ng PC. Family computer, way back, ang mga nilalaro ko dyan ay Super Mario, Legend of Kage or Cage, I don't know kung anong paano pronounce yun, Legend of Kage, Pac-Man, Castlevania, Gradius, Galaga, Excitebike, lokong Excitebike na yun, and syempre, everybody's favorite Contra. Pagdating naman sa Sega Genesis, Sonic the Hedgehog 1, 2, and 3, Golden Axe, Teenage Mutant Ninja Turtles, yung Hyperstone Heist, Earthworm Jim, of course, Street Fighter 2, yung unang-unang fighting game ko talaga. And don't forget Mortal Kombat 2. 2 ang nauna ko eh, hindi 1. 2 kaagad, 2. Mas gory ang ano doon, ang fatalities doon kaysa sa 1. At mas matindi sa ano eh, sa Sega Genesis ang mga fatalities kaysa sa Super NES version. Nakita ko ano eh, ang laki ng difference eh. Mas gory kasi yung Super NES andiyan yung Nintendo kasi ano eh, more on family oriented games ang gusto nila mangyari. Kumbaga gusto nila ay what do you call this? Kid-friendly. Yon, ganon. Kid-friendly. So, less gore. Ganon. Kaya pagdating sa Sega Genesis, ang naging motto ng Sega Genesis dati is, I remember that. Kasi ang dami kong magazines before. I was subscribed to Electronic Gaming Monthly. Yon. What else? Nintendo Magazine. Yung mga ganyan. Subscribe ako. Nag-request ako sa mother ko na nasa US. Sabi ko, gaming ako eh. Gusto kong informed ako, super informed ako sa mga games. So please subscribe, mag-subscribe kayo tapos padala niyo sa akin dito. Ganyan. So every month, hindi naman mga every 3 months pinadadala ako ng mother ko. So may tatlong magazine ako. Minsan nade-delay, nagiging 6 months. Anyway, basta ganun, may subscription ng mother ko. Kaya dati, kwarto ko punong-puno ng mga ano yan, ng mga posters galing magazines. Yan, mga ganyan. EGM Squared na magazine. Yeah, I remember that. Ganda ng magazine na yun. Very informative. Wala pa kasing internet noon. Yun, noon. Wala pa eh. So, doon ka kukuha talaga sa magazine ng mga information. Wala pa yung Google niya, wala pang YouTube. So, napakaswerte ng henerasyon ngayon. Isang type lang nila, makukuha na kagad yung lahat ng needs nila regarding sa pag-gaming nila or ano, paglalaro nila. For example, kami, RPG players way back, 1990s. Ganun. For example, Final Fantasy 3. Napakalawak na laro. May stock at may stock ka pagka hindi mo alam kung ano ginagawa mo or pag completionist ka, walang Google. So, saan ka kukuha ng information regarding doon? Syempre, sa mga kapwa gamer mo na natapos nilang ganito, uy, may secret ako na-discover. Alam mo ba yung
si Shadow sa Final Fantasy 3 pa rin tayo. Si Shadow, makukuha mo pa rin siya sa arena. O ganun 'yun. Kumbaga sa makukuha mo yung ano eh, yung information regarding the game sa kapwa gamer mo. Ganyan. Eh medyo nauso pa dating text na rin, nauuso. Brad, na-discover ko na kung saan makukuha si ganito. Ganyan. Okay. So, saan makukuha yung ganitong item? Ganun. Tapos, syempre, ako, subscribe ako sa magazine. Medyo, may advantage ako. May mga alam ako. Kaya, yung mga friends ko, Jobs, ano bang, paano ba makukuha yung ganito? Paano ba makukuha yung ganun? So, binibigyan ko kagad sila ng advice. Ganito lang yan. Ganito, ganyan. Uy, thank you, ha? Ganyan. Siyempre sharing eh, baka mamaya sila may madiscover din sila, di ba? Pag may na-discover, masaya ka rin na kung saan ikaw, na-achieve mo rin yun. It's like trophy. Kumbaga sa mga ano ngayon, sa mga console ngayon, it's like trophies. Kasi nakuha mo eh. Di ba? Nakakatuwa. Ganun eh, ganun yung achievement namin dati. Nakababaw ng aming kasiyahan dati. And what else? Ganun ang... ang sistema noon, magazines. Balik tayo sa Sega Genesis. Ang tema ng Sega Genesis is Sega does what Nintendo don't. Kaya nakakatuwa eh. So ano yun eh, console wars dati ng Sega at saka Nintendo. Ganyan po. Pag i-search niyo po sa YouTube, makikita niyo rin po yung mga iba't ibang videos regarding sa mga console wars. Ha? Another tip po yun. Yan. Pag console gamer ka, dapat, kahit pa paano, may idea ka doon. It's an advantage na kung saan ito ay may konting kaalaman regarding to. At least, alam mo yung history ng gaming. Hindi yung ano ka lang, yung basic lang, basic lang ng knowledge ay gamer ka na. Alam ko na kung saan ito ay gamer ka na pagka kunya nakakapaglaro ka at nakakapag-enjoy, pero iba pa rin pagka kunyari yung may knowledge ka regarding sa history ng gaming. Magulat ka, Pong, before that was super hype, super high tech before, di ba? Pero kung titingnan natin yan, ay yan ang Pong, di ba? Pero that was before. Iba yung ngayon, puro eye candy na lang eh, ganyan. Anyway, so yun, pagdating naman sa Super NES, ang mga nalaro ko ay Super Mario World, Super Mario RPG, ayan, dyan na nag-umpisa mga RPG ko, Secret of Mana, Super Metroid, yeah, naglaro din ako, Earthbound, remember that, yung kid na kung saan, mas more realistic yung kanyang environment, pero graphic wise 8-bit pa rin siya. Research niyo na pagka hindi kayo makarelate. The Legend of Zelda, A Link to the Past. Wow, what a game talaga. Tuwan-tuwa ako doon. I finished that 2 times in just 1 month. 2 times kong tinapos. Yun yung first month ko na nakuha ko yung cartridge ko nyo. Tuwan-tuwa ako. Pero syempre, nakagkaroon na kagad ako ng panibagong game. Kaya, what else? As I said, Final Fantasy 3. One of my favorite. All-time favorites ko po yan. Kahit na paulit-ulit ko siyang nilalaro, I never get tired of Final Fantasy 3. Which is Final Fantasy 6. Pagdating sa sa PlayStation 1. Pagdating sa PlayStation 1, nagkaroon na siya ng additional graphics, yung additional CG CG cutscenes. Chrono Trigger. Yes, Chrono Trigger. It's ayan. Chrono Trigger. One of my all-time favorites. It speaks for itself. Kung retro gamer ka, it speaks for itself. What can I say? It's Chrono Trigger. Right? Ayun. PlayStation. Metal Gear Solid. Of course, Tekken 3. Yeah. Tutuwa ako sa Tekken 3. Combos. Ganyan. Resident 1, 2, and 3. Of course. Diba?
Diyan nag-umpisa yung mga ano eh, mga survival horror diyan sa ano eh, sa PlayStation 1. Ayan. Grandia. What a great game. Grandia. Wild Arms. Napaka-simple ng graphics pero yeah, ang ganda. Final Fantasy Anthology. Yeah, nag-umpisa na naman po tayo sa ano, sa bumalik na naman tayo sa Final Fantasy 3. And then Final Fantasy Origins. Ayan na naman, Chrono Trigger na naman. What else? Final Fantasy 7, 8, 9. When I first got my Final Fantasy 7, ang first impression ko dyan, yung, this is my exact words. What an RPG! Paulit-ulit sa isipan ko, what an RPG! Awak-awak yung control ano, for the first time. Bakit ganyan? Kung saan talagang swak na swak sa kamay ko. Tapos naka... ayun, alam mo yung ergonomic talagang design sa kamay yung ano, yung controller ng PlayStation. Kaya yun ang laging nasa isipan ko. What an RPG. Final Fantasy 7. Yan. Some people would say na kung saan eh, it's an overrated game. Yeah. Well, for me it's the best RPG hands down hanggang ngayon. Why? It's the first RPG that made me cry. Literally, it made me cry. Alam niyo naman kung bakit eh. Di ba? May mga mema pa nga yun sa, ano, sa remake eh, di ba? Magkakaroon nga ng remake. Bakit magkakaroon ng remake? Kung ano, na, kung saan Super HD, na kung saan kung hindi siya maganda. Right? Now, ang 8, syempre, love story. It's, eye candy, but yung depth niya, hindi masyado sa akin. 9. It's a classic take ng graphics ng ano at saka style ng Final Fantasy 6 or 3. Ganyan. Pero ang ganda ng storyline niya, nakakatuwa. PlayStation 2. Dako tayo sa PlayStation 2. Marvel vs Capcom. Ang hindi ko makakalimutan yan. And of course God of War. And Final Fantasy 10. Malalim ang Final Fantasy 10 din. Then ang daming twist ng story na Dreamcast. Oh boy. Shenmue. I don't know kung paano pag-pronounce nun. Shenmue. Shenmue. Marvel vs. Capcom 2. Wow. We spent a lot of money. Yung mga friends ko, we spent a lot of time playing that. And then Quake 3. Of course. It's actually my first person shooter. Grandia 2. What a great game. Skies of Arcadia. And of course, I will never forget Power Stone 1 and 2. Especially 2. Part 2. Power Stone 2. Wow! Grabe. Yan ang kung saan eh. Buong maghapon. Kahit maghapon kami naglalaro ng mga kaibigan ko niyan. Diyan kami nagkakapikunan. Grabe ang pikunan. That was the Smash Brothers, Super Smash Brothers before eh. Pero in 3D style, gawa siya ng Capcom. You should research it. You should view it on YouTube kung hindi ka makarelate. Ang ganda niya, Power Stone 2. Apat kayo in one screen. It's like Bomberman. Tapos, each of you have one stone. One stone. Tapos, away kayo. Laban-laban kayo. Tapos, you can... ano, yung interactive ang ano mo, ang environment mo, kaya mong buhatin yung gantong bagay, babato mo sa kalaban mo, ano, may mga sasakyan like scooter, yeah, scooter, skating, skateboard, na kung saan pwede mong pang-attack sa kalaban mo, pwede ka tumakbo, may mga payong na kung saan, ano, pag nauhulog kayo, pag binuksa mo, dahan-dahan ka na para ka nagpa-parachute, ganyan, nakakatuwa. Basta, you should research it. Power Stone 2. Sa totoo lang, gusto ko magkaroon ng remake nun, ng Power Stone 2. Nagkaroon siya ng, ano, ng version sa, ano, sa PSP. I play it on the go, pero it's not the same pagka kunyari hindi mo kasama yung mga friends mo ng 4 players. And syempre, pagka ni-remake yung Power Stone 2, gusto ko sana online na siya. Para sa ganun, iba't ibang tao ang makakalaba mo. Sa totoo lang, it's simple, yet it's
pure fun. It's nakakatuwa. Basta panoorin niyo sa YouTube, nakakatuwa. Research niyo lang. Power Stone 2, gawa siya ni Capcom. Now, nung dumating na ang PlayStation 3 at Xbox 360, diyan na nag-umpisa ang mga headaches ko. Dahil sa first-person shooter, hindi pala kaya ng mata ko ang first-person shooter ko. PlayStation 3, Call of Duty Modern Warfare 2, hindi ko yung makakalimutan. Pinapos ko yan, kung saan yung nakakapuwa yung story. Exhilarating, ganun. It will keep you entertained for hours. And of course, God of War 3, Part 3. Napakaganda ng graphics, napakaganda ng action. Yun nga lang yung natapos ko. Ay, yun ang bilis. Xbox 360. Gears of War 2. Yan. Pero third person siya, pero nonetheless, medyo nahilo pa rin ako dun. Fable 2. Wow. Okay rin siya. Kung saan, Fable is famous siya na RPG na kung saan pwede ka maging good, pwede ka maging evil. Depende sa mga choices na gagawin mo. Call of Duty Ghosts. And, believe it or not, I did Dance Central Part 3. Tingin lang sa ano collection. Tumataba na ako ng time na yun. I need something to keep me on my toes. Quality time namin yun ni Mrs. Sasayo kami ng ano. Hindi naman yung hard talaga. Yung simple lang. Nung nag-Wii naman ako, nilalaro ko doon Mario Kart. Mario Kart Wii. Smash Brothers Brawl, of course. Mario Galaxy. And, syempre, hindi mo makakalimutan din ng Paper Mario. PlayStation 4. Yeah. Diablo 3. Wow. Super addicted ako. Hanggang sa nagbabakasyon kami sa Nueva Ecija, ang misis ko, ang province na yan, dala-dala ko PlayStation 4 ko. Doon naglalaro ko ng Diablo 3. Tapos makakalaro mo pa mga friends mo. Tekken 7, of course. Tekken 7. What can I say? It's Tekken. Dragon Ball Fighters. Sa lahat ng Dragon Ball na nalaro ko, ito ang pinakagusto ko. Pagka player ka na Marvel versus Capcom, makaka-relate ka sa ibig ko sabihin kung bakit nagustuhan ko ang Dragon Ball Fighters. Ganun. Witcher 3. Nako. Witcher 3. Napakahaba na laro. Lawak eh. Tinapos natin, nakatuwa yung story. Ayoko magkaroon ng bigay ng mga spoilers. Syempre, para sa ating mga gamers 'yan. Monster Hunter World. What can I say about Monster Hunter World? It's beautiful. It's massive. It's lifelike. It's like you're parang nasa loob na rin mismo ng Monster Hunter World. Yung mundo ng Monster Hunter na kung saan yung mga monsters. It's like kung may 3D version na siya, it's like parang kakagating ka niya sa lalabas sa screen mo tapos kakagating ka ng mga monsters. Ang ganda! Alam ko, para akong OA, pero that's how excited I am when I'm playing Monster Hunter World. Tapos, habang ginagawa ko tong video na to, ay malapit nang i-release ang Iceborne. Maybe, kung pinapanood mo tong video na to, ay na-release na yung Iceborne. Eh, swerte mo. Pero nung ginagawa pa tong video na to, pa-release pa lang Iceborne. And I'm so excited for that game to for that expansion. Ano sa Switch, ayan Super Mario Deluxe U Deluxe. Kasalukuyan itong nilalaro ko, Mario Rabbids. Ito, nung ginagawa ko tong video na to, ito nilalaro ko. Ngayon. Ayan. Tapos ko na yung Octopath Traveler. Kasalukuyan nung ginagawa nga tong video na to, I already did 2 endings. Ito muna. Ay, bye-bye naman. Nag-umpisa ako sa gaming nung maliit pa ako. I can't remember yung ano yung edad ko. Karuhatan. Nasa Karuhatan, Valenzuela ako. Kapitbahay namin nagkaroon ng Super NES. Dalawa sila nag-uusap ng ng kaluro ko eh. Pinag-uusapan nila ay family computer. Super Mario this, Super Mario that. So,
syempre, bilang bata, curious ka. Kung saan, ano yun? Hindi ako makarelate. Ano yun? Nung pinakita nila sa akin, wow, pwede palaro. Kami muna. Okay. Ingit na nga ako, nanonood lang ako. Ako gusto ko na maglaro, talagang palaro. Please, palaro. Eh, ayaw nila kasi nai-entertain pa sila. Hindi naman siguro sa nagmamaramot sila, pero ganun nga, entertain pa sila, itong players lang yun. So, basically, naiingit ako sa kanila. Yun naman ang sinabi ko sa mother ko, ma, meron dito family computer. Gusto ko magkaroon, bilang mo ako ng family computer. I was 10. Ganun, elementary ako, elementary 5. Sabi ko, ma, bilang mo ako family computer. Nung time na yon, mother ko, tsaka father ko, hirap pa sila sa US, so wala silang pera. Siyempre, sinusuportahan pa kami ng kapatid. Sa karuhatan, nagre-renta pa kami ng bahay. Wala pa kami sariling bahay dati. So, mahirap lang kami. Ganon. Pinalad lang ang gulang ko na makapunta sila ng tate para makapagtrabaho doon. So, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord talaga. Thank you, Lord, for all the blessings. Pero sabi ko, magkakaroon ako. Eh, hindi pa ako nagkaroon. Yes, maliit pa ako. Gala na ako. Pumupunta pa ako ng Marulas para lang makapaglaro. Hindi Super Mario nilalaro ko eh. Legend of Kage eh. Tsaka Castlevania at Gradius nung time na yun eh. Yun ang mga nilalaro ko. Tsaka Contra. Yun. Ah yes, I remember. Yes, grade 5 ako noon. Yes, I remember. Tapos grade 6, yun, doon na nga ako nakapaglaro na nga sa ano, sa Marulas. Doon nag-umpisa ang aking craving sa laro. Craving? Yung excitement ko na makapaglaro ng video games. Doon nag-umpisa. Dahil sa inggit. I know, it's a sin. Pero doon nag-umpisa eh. Ganun naman. We all start somewhere, di ba? Ipon ako ng ipon ng ano, ng pera ko. Nung time na yun, kahit pa paano, above average ang aking ano, ang aking allowance. Dollar ang kinikita ng parents ko eh. Pero wala silang pera pang biglaan sa 2,000 pesos. 2,500 to be exact. Ang family computer na bago. Eh, at that time, malaki ang 2,500. Wala pa akong pera. Nag-iipon ako ng aking allowance. Naghihintay lang ako ng blessings pa galing sa mother ko. Na kung saan kung mabibigyan ako ng malaki-laking halaga, ilalagay ko yun sa alkansya ko. Sumali pa nga pala ako doon sa Besuto Prawn Crackers Win a Family Computer promo. Sumali, not sumali. Bili ako ng bili noon para makakuha ng parang card, scratch it card. Pag nakumpleto mo yung Besuto tapos Family Computer ng mga cards, pag nakumpleto mo yun, magkakaroon ko ng Family Computer. So, sawang-sawa na ako doon sa Sichiriang yun. Hindi pa rin ako nananalo. Pero tuloy pa rin yung aking pag-iipon. Hanggang sa bumaba na nang bumaba ang ano, ang presyo ng family computer. Biglang nung meron ako 1,800, may lumabas naman na counterfeit na family computer. It runs original, it runs ganun, kahit original natatakbo niya. It only costs 1,200. Grab ko! Siyempre, grab ko. Bilang Pinoy, practical tayo. Bilang Pinoy, ginrab ko. Pero, siyempre, dahil nga hindi siya original, hindi siya nagtagal. Ganun. Pero at least nagkaroon ako. Nakapaglaro ko. After 6 months, sira. Kasi yung controller pa lang, sira kagad. Hindi kasi original yung control, yung unit eh. Eh dati, ang controllers, naka-attach yan. Hindi yan naka-separate. You cannot buy separate joysticks before. You have to buy the whole unit. So doon ako nag-umpisa sa gaming. Pathetic, pero we start somewhere, di ba? Ganun. Bakit gaming ang nagustuhan ko? It's fun. It's simple. Simple lang yung sagot eh. It's fun. It's entertaining. It's magugulat ka tapos ang oras.
it's my hobby, it's my pleasure, yeah, ganun. It makes me happy. Simple as that. Makes me happy. Yes, definitely. Why? The gaming industry is here to stay. Andito na eh. Console, mobile, PC. Yan, yung tatlong yan. Diba, napaka-established na yung formats na yan. Diba? Yan ang future ng gaming. Meron talaga. Nandito na yan. Part na yan ng industry. Pansin mo, meron ng esports. Diba? Competitive gaming na siya. Hindi lang siya basta laro lang. May competition na. Sports na siya. Meron na rin kurso sa big universities regarding gaming. May mga in-offer na. I think Lasal. Not really sure. Pero nabalitaan ko lang. Nandito na. Wala nang makakapigil pa sa gaming industry. If you're willing to go through your life na kung saan eh, wala kang ginagawa kundi maglaro, then go for it. I mean, sa ngayon kasi, hindi mo na pwedeng sabihin porket gamer ka itamad ka eh. Right? Hindi ganun eh. Meron ng future, meron ng trabaho para sa mga gamers eh. Hindi tulad noon, pag sinabi kang gamer, tamad ka. Wala kang ginagawa. Kumbaga, palaki ka lang. Ganun. So, ngayon may future na talaga ang gaming. Meron talagang future. Ma-advise ko nga sa mga newbie gamers, kung gusto nyong pagpatuloy ito, gawin nyo muna ng hobby. Of course, gawin nyo muna ng hobby. Then, pagka kunyan, napansin nyo na kung saan very passionate na kayo sa ginagawa nyo, you like it so much na kung saan nandun ka na sa part na pati yung story, engaging na masyado nang nakaka-relate ka na, tapos doon, kinukumpara mo na sarili mo, not really kumpara, kumbaga, nakaka-relate ka na, ayun, then, you're passionate about your gaming. So, it's gonna be part of your life na. Just embrace the fact na isa ka ng gamer. Then, do your best kahit ano pang genre ang nilalaro mo. Kasi ako, I myself, isa majority ang nilalaro ko sa mga RPG games ang nilalaro ko. So, nasa sa'yo yun kung paano ka maglaro. Kasi ngayon, meron kasing competitive gaming. Meron naman, tulad ko, nag-aspire bilang maging YouTuber at mag-review ng mga games. At the same time, magsabi, magbigay ng mga advices, ganyan, sa mga newbies regarding gaming. So, meron talagang trabaho. So, kung gusto niyo talagang tahakin itong itong path na to sa buhay niyo, go for it. What I can say is, go for it! If you think you have a future in gaming, go for it! Lalo na pag talented ka, tapos skillful ka, wow! Go for it! I cannot emphasize that enough. Na go for your dreams na maging professional gamer ka. Whatever it is, kung anong tahakin mo, kung ikay magiging gamer na professional, marami ang future ng isang gamer. Okay, dun po sa mga nakaabot na po dito sa puntong to sa aking video, salamat po sa inyong panonood. Napakalaking bagay po nito sa akin. And thank you, and I really, really appreciate it. Until next time on my next video, please don't forget to subscribe.